hindik-hindik para sa iba ang kanilang itsura. May 21 o 21 na pares ng mga paa, madalas kulay pula o reddish brown at maaring humaba hanggang 20 centimeters. Ang nakakakilabot pagmasdan, mga centipede o alupihan. Kung nangingilabot na kayo sa kanilang itsura, mas nakapangingilabot ang nangyari sa isang bata sa Digos City, Davao del Sur na pinaniniwala ang napuruhan ng lason ng alupihan. Ito yun akong gibati, iyo ko kardawa at tatangnata. Kulay itim, maraming mga paa, gumagapang at sumusuot kung saan-saan. Mag-ingat! Nito lang hapon ng August 10, nadatnan ni Lola Magdalena ang isang taong gulang niyang apo na si Hyacinth na iyak ng iyak dahil sa namumula at namamagani itong baba. Alas 4 ng Webes, nakita na ko nga ang liog niyang kuan na inagpula. Ang ina ni Baby Hyacinth may kondisyon sa pag-iisip kaya si Lola Magdalena ang nag-aalaga sa kanyang apo. Ngayon siya nga, dihagkan lagi daw ni Amay, antong ipuha, sa mga napakahaluka, uy nga, wala man na ni hubag bang kuan. Pero wala man magkuha ng bata nga nagluya, nga murag ni hubag ba, yung kung ano man na day. Dili, wala to, dili to yung dahilan nga pagkuhan ako, paghalok. Panay po ang iyak eh. Nung tiningnan ko ho, may magana yung dito ng bata. Yung ilalim ng bunganga niya, iba na yung kulay. Ipakradag lang pinig. Sa kung anak po nga kuan, isa, ingon siya nga, malamang kuan ramanig, dili man lang pinig ang nagkuan ani. Nagpaa, kay ito man ang pinaakan niya, di man pulap. Si Baby Hyacinth, dinala nila sa albularyo. Katong hubag niya sa api, murag kalala na pula-pula. Kaya akong mga doda, murag ilaga siguro ni. Ang sanggol, pinahira ng langis o lana. Hindi po safe ang mag-apply po ng langis or lana sa lahat ng wound, especially the patient is a baby. Kasi we never know how they prepared lana. Pero kinabukasan, mas lumala pa ang lagay nito. Hanggang sa nagdesisyon na silang dalhin ito sa ospital. Namamaga ang kanyang ulo. Mayroon ng butas dito na may tumutulod tubig po. Pero habang kinukuna ng blood pressure si Baby Hyacinth, laking gulat nila sa nakitang gumapang sa batok ng sanggol. Isang alupihan o centipede. Yan ang pagtuwa to, nasiyagin sa dalunggan gikan. Ang nakababahala rito, ang mga alupihan may taglay na toxins o lason. Ang centipede ay nakikerry ng dalawang prominent chemicals ang dinadala nila sa kanilang kagat. One is serotonin, the other is histamine. Kasi yung histamine ay dudulot ng what is known as allergic reaction. And that allergic reaction can come across also as anaphylactic shock. Ang kanilang blood vessel ay nag-dilate, no? Babaksak ang blood pressure. Hindi sila makahinga. Pero ang tubong Bacolod City sa Negros Occidental na si Christian, imbes na matakot sa alupihan, ginawa pa niya itong pet. Meron nga siya ngayong mahigit 100 nito na nakasilid sa clear na plastic containers. Nagsimula ako dati ng 1-2 peraso lang. Ngayon, meron na akong around 22 pieces of adults and I have 100 plus baby na mga alupihan. Bata pa lang daw siya, nagka-interes na sa alupihan. Yung nagugustuhan ko talaga sa alupihan, yung kung paano sila kumain. Kasi napaka-unique ng kanilang strategy. Kinakagat niya, tapos niyayakap niya gamit ng kanyang mga paa, tapos tinutusok yun at the same time. Sa pagpapakain ng alupihan ay kailangan natin i-secure yung paligid natin. So kailangan natin ng malaking bin para ilagay natin to yung kanyang lalagyan dito. Upang hindi makatakas yung alupihan. Yung pinapakain ko sa kanila ay superworm. 5 beses na ako nakagat ng alupihan. Parang imagine mo yung needle, tapos iinitin mo yung needle, itutusok mo sa balat mo. Ice lagi yung ginagamit ko para hindi lumaki yung maganya. Ang first aid binababat sa mainit na tubig para ma-dilute daw yung histamine. But if there's swelling, you have to decrease that swelling, no, with something
cold. Every time na mag-open siya ng kanyang mga alupihan, I make sure na andun ako na tumitingin. Pinapaalala lang palagi na always mag-ingat. Samantala, matapos makita ang alupihan sa batok ni Baby Hyacinth. Papa niya ang ulahipan na nahulog. Nidagan pa ganit siya sa siminto. Tumban po sa mo ang kauban. Babantay diri sa bata po nga kauban na mo. I saw two small puncture wound on both neck po. During the admission na sa loob ng ward, the patient had a deteriorating status. Bumababa na yung BP niya. Nagbubluish na yung baby. The area po of the wound is already blackening. Matapos ang apat na araw na pagkakaospital, si Baby Hyacinth binawian ng buhay. The cause of death that we recorded was septic shock secondary to sepsis from infected wound on the neck area of the baby, probably insect bite. Astang mga uyuan og iyan, sakit gud unta sa buot. Pero wala naman. Sakit yun tayo sa buot, ma'am. Ang fatality from centipede is actually very, very low. Hindi talaga nagkakaroon ng kamatayan. However, we're dealing with a sanggol, no? A baby. So it might be a little bit more serious in that regard. Ang centipede, kaya yan lumalabas sa kanilang natural habitat. Naghahanap sila ng kanilang pagkain. Naghahanap sila ng secondary shelter nila. Kaya madalas nakikita natin sila indoor. Nakikita natin sila sa mas malamig or mas damp na lugar. The DNR will not recommend people na patayin ang lahat ng centipedes every time they see one because these organisms also play significant roles in our ecosystem. Also, they are predators of other insects that are harmful or can cause damage to some agricultural crops. Nitong Webes, inilibing na si Baby Hyacinth. Ito na ako sa karang, pakaon ako. Pasaluyan. Ano akong baby? Sakit kayo, mura gubuto akong kasing-kasing makita sa iya hanggang mamatay na siya. Marami silang mga paa, kaya naman mabilis gumapang. Hindi man kalakihang nilalang, maari ang mga itong magdulot sa atin ng malaking kapahamakan. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.